guys! Welcome sa aking YouTube channel. Welcome mga ka-IMG. So, nandito na naman po ako para magbigay sa inyo ng mga ng kwento na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at aral. So, yung ikukwento ko po ngayon sa video na ito ay sarili ko pong experience. Malungkot pero kapupulutan po natin ang aral. Yun po. So, before that, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung button para po ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. So, tara na po, panoorin nyo na. Yo, hello guys, nandito po ako sa inyo para magbigay ng o magkwento ng aking sariling karanasan. Yung hindi ko paghahanda or wala akong emergency fund na hawak. So, yung emergency fund, yun po yung cash na pera mo on hand 24/7. Yung para in case nga po yan may oras ng bigla ang pangangailangan, meron kong magamit. So, ang ikukwento ko po is yung aking sariling karanasan na hindi ko po na paghandaan. So, nangyari po sa akin noong 2015, namatay po yung kapatid ko na aksidente po siya sa motor, sa single, dead on arrival po siya. So, that time sobrang nagulat ako nung pagbasa ko ng text. Talagang nanginig ako sa iyak, hindi ako makapaniwala na biglang-bigla yung kapatid ko, wala na agad, wala na. Baga 28 years old pa lang siya noon, tapos meron siya ang dalawang anak na lalaki na maliliit pa. So, nakakalungkot, pero ganun talaga ang nangyari, yung buhay talagang hindi natin hawak. So, wala akong kahawak-hawak na pera noon, hindi ko alam gagawin ko. Tumawag lang ako sa anak ng alaga ko sa New York. Sinabi ko kung anong nangyari. Tapos, siya yung gumawa ng paraan. Siya yung bumili ng ticket para makauwi ako. Nagkataon na talagang yung anak ng alaga ko talagang mabait siya sa akin. So, siya bumili ng ticket. Yung anak ang nagdala sa bahay ng alaga ko. So, kaya nakauwi po ako. Tapos, nung nasa Pilipinas ako, pinadalhan pa niya ako ng pera para may panggastos. Pero syempre, hindi naman po yun enough. So, talagang nagkautang po talaga ako. Dahil na, kumbaga, ang gastos po talaga, lalo na yung pagkaganyan na may nawala sa inyo, tapos wala kang hawak ng pera. So, yung, kumbaga, ang lungkot-lungkot na, ang sakit-sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Tapos, yung hindi mo pa din alam kung saan kakukuha ng panggastos mo. Yun. So, talagang pakalungkot. Yun po ay nangyari ng February 13, 2015. So, after 3 months po, so, bumalik ako ng Israel ng March 30. So, after 3 months, June 26, yung father ko naman po yung namatay. Yung father ko naman, sadyang may sakit siya. Siguro, hindi na rin niya kinaya. Siguro, yung pagkawala ng kapatid ko masyado na din dinamdam. Kaya, lumala din po yung sakit niya. So, after 3 months lang nawala ang kapatid ko, yung father ko naman yung sumunod. So, hindi pa ako nakakabawi sa utang ko doon sa kapatid ko. Yun, yung father ko naman yung nawala. So, wala po akong hawak pa rin na pera noon. Pero umuwi po ako kahit ng utang ako. Ang mabuti lang po, ang maganda lang po is yung partner ko na nag pautang sa akin talaga na yung walang interes bilang tulong na rin niya sa akin. So, nakauwi po ako. 2 weeks lang akong umuwi kasi nga kauuwi ko lang din po. So, no, 3 weeks pala. 3 weeks akong umuwi.
So, July 17, bumalik ako ng Israel. Then, August 10, namatay naman yung aking alaga. So, yung taon ko ng 2015 talaga is maraming mga bagay na nangyari na hindi maganda at hindi inaasahan. So, hindi naman po talaga natin hawak yung mga buhay natin. So, yung kumbaga sobrang nakakalungkot at sobrang masakit mawala ng mahal sa buhay. At the same time talagang nabaon din ako sa utang that time. Pero nagdasal na lang po ako. Sabi ko kay Lord na makahanap sana ako ng yung trabaho ulit na para makabangon ulit ako. So, yun po, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Tapos, 2018 nga, yan, nakilala ko si IMG. So, dun ko natutunan ko kay IMG kung gaano kahalaga yung emergency fund, no? Talagang, sa oras ng pangangailangan at wala kang kahawak-hawak na pera, kung talagang kakapit ka sa yung malaking interest eh. Wala kang choice eh. No? Pero kung ikaw, habang walang dumadating na ganyang emergency sa kuna or kahit ano man na problema, kailangan magtago ka na. Magtabi ka na kung magkano yung kaya mong itago pag sa tuwing sahod mo. Magtago ka. So, yung natutunan ko yung MG, ito, yung alkansya, yan. So, ito po yung aking emergency fund na hinuhulugan ko tuwing sahod. Ayan po kasi talagang takot na po ako na mangyari yung ulit yung mga naranasan ko sa buhay ko. So, napaka grateful and thankful ako na nakilala ko po si IMG sa buhay ko. So, yung lahat po nung natutunan ko is in-apply ko po yan sa sarili ko. So, yung family ko po din, sabi ko po sa kanila na sinasabi ko lagi na tuwing sweldo nyo, magtabi kayo ng kahit magkano o yung kaya nyong itago para in case of emergency, hindi kayo tatakbo kung kani-kanino para lang mangutang. Kasi hindi naman po lahat ng, kumbaga lahat ng lalapitan mo, eh meron ding hawak, di ba? Hindi lahat ng lalapitan mo para mangutang, mabibigyan ka ng araw ding yun, di ba? So, iyon po para maging handa. So, mag-ipon po tayo para sa for emergency. So, yun po yung isa sa talagang experience ko sa na naranasan ko na wala akong emergency fund. So, yun po yung aking kwento. Yun po ay sarili kong karanasan na sana po ay hindi naman po natin hawak yung buhay na sana hindi na ulit mangyari. No? Pero, maganda yung handa po tayo. So, sana meron po kayong napulot na magandang aral sa kwento ko. Kung sa tingin nyo may mga natutunan kayo, paki-share na lang po and sa mga kakilala nyo para naman po, kumbaga makakuha din po sila ng idea. Kung gusto nyo po, pwede din po kayong umattend ng aming mga lecture, financial literacy. Meron si IMG po nagbibigay po ng libreng financial education no po para mapaghandaan po natin yung ating retirement no, para ma-manage po natin ng maganda yung ating pera no, para alam po natin kung saan natin dadalhin yung ating perang pinaghirapan kasi po ang hirap pong kumita ng pera talaga. Pero napakadaling gastusin ng pera. Lalo na po pagdating sa mga pagpapagamot. Yan po talagang yan po yung kumakain ng malaki sa pera natin. Yan po yung madaling makaubos ng ating savings. Yung pagpapagamot. Yun lang po. Sana marami po kayo natutunan sa aking kwento. So, bye-bye po and see you sa aking next video.